Yung pera, lakas niya mga panloko eh. Kaya merong ano, yung iba dyan, ha, namimigay daw. Wala naman makipakitang namigay. Papakita, resibo. Resibo ng ano yan. Ha? Sa recto. Ang dali magpakita niyan. Sis Mario Josep, mga kaibigan, pakita mo, paano mo binigay? Di ba? Oh. Tapos mamimintas ka pa. Eh, may nag-text tuloy sa akin eh. Ha? Pinipintasan yung mukha ko. Sipin mo, lakas ng loob nito. Alam niyo, ano sabi nung nag-text sa atin? Pakisabi niyo po kay Norman na nagpapakilalang Marcos. Ha? Nag-iba pa ng pangalan. Eh, mas kilala siya sa Norman. Pakisabi niyo nga po sa kanya na si Marcos, eh wala pong anak na mukhang kabayo. Eh ako, di ako magkano eh, makapaniwala eh. Hindi totoo eh, na mangyayari. Si Marcos magkakaanak ng mukhang kabayo. Ha? Na ang tunay na pangalan, Norman. Mga kaibigan, yung pala, eh scammer daw ito, sabi nung ano. Sa dyaryo lumabas ito ah, by the way ah. Hindi ako nagpaparatang dito, ba't di mo, magtaka kayo, ba't di nila minumura yung dyaryo? Di ba? Paano? Eh, mga alagad ni Suryaning yan, mga kaibigan. Mga pala kanina, minapanood akong balita. Ito dapat na nakakainggit ang ugali ng taong ito. Alam ho ba ninyo, mga kaibigan? Kaya yung nagyayabang, namimigay, hindi man totoo yun, resibo pinakikita mo. Saan pinagawa? Sa recto. Basahin niyo muna. Bakit kay Tito Soto hindi kayo nagagalit kung talagang totoo yan? Di ba? O, yung kung hindi ano yan, dating daan yan. O, ngayon, mga kaibigan, eto ha, kanina may napanood ako na ipinicture sa balita. Ha? Isang street sweeper. Nagwawalis ng karsada sa Marikina. Alam ba ninyo, may bigayan, 8,000 eh, binigyan ng DSWD. Alam ba ninyo ginawa niya? Sinoli niya sa DSWD. Ha? Alam niyo ba ang kanyang katwiran? Eh, hindi ko tatanggapin. Sosoli ko na kasi tuloy-tuloy naman ho eh, ang aming sweldo. Isipin ninyo, tinanggihan yung 8,000. Ano sabi niya? Mas marami pa ho sa akin ang mas nangangailangan niyan. Kaya sinusoli ko na ho. Dahil kami ho, hindi naman ho napuputol ang trabaho namin at ang sweldo namin, tuloy-tuloy naman ho eh. Akalain ninyo, mga kaibigan, kanya na yun ha. Hindi niya alam na talagang kanya na yun sa ibang tao eh, pakikipagpatayan pa yan. Lalo na yung mga marinig mo yung nagre-reklamo. Pero hindi na yun eh. Hindi yun ang pinag-uusapan natin eh. Ang sa akin, mga kaibigan, hindi ito magagawa ng mga nagpapanggap na namimigay. Mas kahanga-hanga itong taong ito. Isipin mo, kahit nasabihin pa natin na tuloy-tuloy ang sweldo nila at mas marami pang nangangailangan, hindi nagawa yan ng mga mayayaman. Alam nyo nga, sabi ko, kung tutulong ka, ha, huwag mo ipangalandakan kung totoo. Eh siguro, hindi totoo, kaya pinangangalandakan. Yun ang sabi ni Soto eh. Mga kaibigan, binanatan sila eh. O, eto. O, may naiturong mabuti sa atin yung sipi mo nagwawali sa karsada. Ano ituturo sa iyo nung si Norman? Puro kayabangan. Meron bang anak ni Marcos na may puntong Batanggenyo? Mga kaibigan, Sus Mario Sepo. Nagyayabang eh. Sabi nga sa Batangas ng mga Batanggenyo, abay, alay, mawala na ang yaman, wag lang ang yabang. Ayun, kaya hindi nawawala ang yabang, mga kaibigan. Ano po? Mamimintas pa eh. Hindi lalo na kung di mukhang kabayo yan, di ba? Tignan niyo mukha. Kung nagsisinungaling ako, mga kaibigan. Pinagdikit pa yung mukha namin eh. Ha? Mga gago rin eh. Tapos pipintasan ako.
sa itsura ko raw. Naku. Eh kung makapagsalita eh, mas pangit ako sa kanya eh. Ah, sige na nga, guwapo ka na ha, para wala nang pangit sa mundo. Guwapo ka na, tinatanggap ko na.